Guys, almost mahigit isang buwan tayong under ECQ. At ngayon guys, papalapit na yung katapusan ng buwan. Mukhang may extend na naman ang ECQ na to. As we always do guys, reminder para sa ating lahat, stay home, save lives, and be a hero. Sa sobrang daming pasaway, hindi malabong mangyari na ma-extend ang ECQ na to or even maging parang martial law ang datingan ng enhanced community quarantine na to. Guys, welcome back to my channel. Ngayong araw to guys, sasagutin natin yung mga inquiries na natatanggap natin sa Facebook Messenger ng Facebook page natin or sa comment portion ng YouTube channel natin in relation sa ECQ. Lalong-lalo na yung tungkol sa pagbabayad ng amortization, yung status ng pagkakabit ng tubig at kuryente dito sa village natin o sa Lancaster New City. Ang karamihan guys, natatanggap natin ng mga inquiries ay nanggagaling sa mga subscriber natin na nakakuha na ng bahay o nakapagpareserve na ng bahay pero hindi pa sila makalipat dito kasi ang nangyari guys, inabot sila ng ECQ kaya hindi sila nakalipat dito. Yung iba guys, nasa kanila na yung susi. Yung iba naman guys, nasa equity period pa lang. At kung bago ka sa channel natin, pakihit ang subscribe button at tinarin yung notification bell para palagi kang updated sa mga videos na ina-upload natin. Bago tayo magsimula, syempre hindi mawawala yung mga shoutouts natin. Shoutout sa iyo Mr. Richard Cordova from Westwood 4. At shoutout din sa'yo, Miss Maylene Bergado, Sir Richard, Miss Maylene, ingat kayo palagi and stay home. Nagpapasalamat nga pala ako guys sa mga subscribers natin na nakatira sa ibang village. Kasi guys, itong vlog na to, yung mga sasabihin ko, yung iba nang galing sa kanila para ma-address natin yung mga concerns ini-inquire sa atin ng mga subscribers natin. Isa sa mga inquiries na natanggap ko guys ay kumusta na ba ang installation ng tubig at kuryente dito sa Lancaster New City. Ang alam ko kasi guys, dahil ECQ nga, tigil ang kawaan, tigil ang pagkakabit ng kuryente at tubig. Pero mayroon tayong isang subscriber na nagsabi na nakabitan sila ng tubig last week. So, ang ibig sabihin nun guys, yung Meralco, yung kuryente, tigil yung gawaan, yung construction dito, tigil ang gawaan, pero yung pagkakabit ng tubig, may nakabitan last week. So, ibig sabihin nun, tuloy yung pagkakabit na mga tubig dito sa Lancaster New City. Given guys na may application kayo at ready na yung mga standpipe. Pangalawang concern, may mga nagkasabi sa akin na, Sir, inabot po kami ng lockdown, meron po bang way na makapunta kami dyan para makalipat na po kami? Kasi na-accept na namin yung unit, nasa amin na po yung susi, nakapag-turnover na po kami ng maayos. Unfortunately, wala tayong way na makapunta dito sa Lancaster New City kung galing ka sa ibang lugar. Like for example, galing ka sa Manila o sa ibang bayan. Dahil alam naman natin guys, ECQ, naka-lockdown ang bawat lalawigan sa atin. So hindi tayo makakatawid dahil may mga checkpoint na ang reason lang natin ay maglilipat bahay tayo. Kahit nga bibili ka ng gamot or bibili ka ng mga pagkain, hindi ka pa rin pwedeng tumawid ng mga bayan kasi nga may checkpoint at sarado yung mga bayan na yon. Kaya limited tayo mag-grocery at bumili ng mga kailangan natin within our bayan lang. At isa pang concern guys na natanggap ko, marahil isa sa pinakamaraming message na tanggap ko is yung paano na ba ang pagbabayad ng amortization dito sa Lancaster New City ngayong ECQ. Ang tanong sa akin, may extension ba? Paano ba ako nagbabayad? May penalty ba? Ganito, ganyan. So guys, ang sagot ko dyan, again guys, based on my experience, depende yan sa bangko. Which I think and I assume na halos lahat naman ng bangko nag-impose ng payment extension. Ibig sabihin guys, extended yung time na pwede tayo magbayad without any penalty. So, ibig sabihin yan guys, kung nagbabayad ka, for example, ang due date mo is every 25th of the month, tapos March 25 na,
di ba? Parang mid-March guys, nag-declare na ng ECQ. Tapos karamihan ng bangko, nagsabi na o nag-advise na meron silang payment extension. So for example, March 25 ang due date mo, pwede mo siyang hindi bayaran ng March 25. Pwede ka magbayad ng April 25 without any penalty. So para magkaroon tayo ng peace of mind, mas maganda guys, yung bangko mo, puntahan mo yung website niya o i-follow mo sa Facebook. Makikita mo guys, may announcement naman siya doon regarding payment extension. Pero if I were you guys, kung meron naman tayong pambayad, para hindi na lang tayo magkalituhan, magbayad na lang tayo ng tuloy-tuloy. Nililiwanag ko guys ha, payment extension yun, hindi free. So ang mangyayari niyan, may extend na may extend yung payment natin. For example, March 25 hindi ka nakapagbayad, isi-settle mo siya, pwede ka mag-settle hanggang April 25. Not unless guys, magbigay na naman ng another extension yung banko natin, so pwedeng May 25. Ngayon, ang mangyayari niyan, kapag na-lift na yung ECQ, darating yung pagkakataon guys, kung hindi siya ma-extend number of years of payment natin, ang mangyayari niyan, kung gusto mong i-update yung account mo, darating yung time na magbabayad ka ng doble. Kasi nga, na-extend yung isang month mo, for example, yung March 25 mo, babayaran mo na April 25, and then April 25, gusto mo rin bayaran na, pwede mong bayaran yung March and April, at the same time, sa April 25. Isa pang concern na natatanggap ko guys, yung mga homeowner na lilipat dito, na dapat sa pasukan sila lilipat kasi nga may mga anak sila mag-aaral. Tinatanong nila ako kung ano bang update sa school dito sa Lancaster, New City. Ang update dito guys, nagpapasurvey pa sila, pero most probably, ang enrollment will be May at ang pasukan will be sa August pa. I don't know lang guys kung may pagbabago pa doon, kung mag-a-announce yung national government natin or UNCHED na magkaroon ng standard na pasukan dito sa Pilipinas. Kasi nga, ang alam ko, nagpapasurvey pa kung talagang kailan ba talaga yung magiging pasukan ng mga estudyante dito sa atin. Payment sa kuryente. Isa pa yan sa mga natanggap ko mga inquiries dito ngayon. Yung payment ng kuryente natin sa Meralco, guys, wala tayong reading nung nakaraang buwan. So definitely, wala tayong babayaran ngayon kasi wala tayong billing. At hindi rin naman sila magka-cut guys. Ang alam ko, nag-advise na rin ng Meralco tungkol dyan. Pero after ECQ, dapat nating isettle. Ang alam ko guys, nag-advise na rin ng Meralco na kapag nag-consume ka ng 50 kilowatt or below, free na yung kuryente mo. Pero nakatawa nga ako guys eh. Sa panahon ngayon, meron ba bang pamilya o bahay na nagko-consume ng 50 kilowatt lang sa isang buwan? So parang wala. Kung meron man, siguro sobrang konti lang. Pero ati, salamat na rin at nagpalabas yung meron ko ng ganong advisory. Payment sa tubig at payment sa HOA, sa Homeowners Association due. Extended din guys, yung payment niyan extended din. Ngayon, di pa kami nakakatanggap ng bill ng tubig kasi yung Homeowners Association due natin, naka-incorporate yon sa billing ng tubig natin. So definitely, kung extended yung payment ng tubig, may extended yung payment ng HOA natin kasi kasama doon sa billing yung babayaran natin sa HOA at saka yung tubig. Another inquiry guys, tungkol sa HOA, meron tayo isang subscriber na nakapag-turnover na. Unfortunately, nasa probinsya siya. At ilang buwan na rin niya hindi nabibisita yung unit niya o hindi pa siya nakakalipat, ilang buwan na yung nakakaraan. Ang tanong niya sa akin, since hindi pa ako nakakalipat sa bahay ko, babayaran ko ba yung Homeowners Association dues? Ang sagot dyan, yes sir, babayaran natin yan. Once na over sa atin ng bahay at nasa atin na yung susi, tatakbo na yung billing natin o tatakbo na yung mga months na kailangan nating bayaran sa HOA kahit hindi pa tayo nakakalipat sa bahay natin. Like for example, ako, nung in-accept ko yung bahay guys, parang ilang months pa bago ako nakalipat, paglipat ko, binayaran ko parang 3 months. Ganun yun. Kahit hindi ka nakatira, once na in-accept mo yung bahay, tatakbo na yung mga months na dapat mong bayaran sa Homeowners Association dues. So, kung mas matagal ka hindi makalipat o mas matagal ka hindi makabayad, ang nangyayari nun guys, nag-accumulate siya per month. At yun nga guys, sana nagustuhan nyo itong maikling sharing natin at sana naging makabulan para sa ating lahat ngayong ECQ at sana nasagot ko yung mga tanong ninyo. Kahit papano, maraming salamat din sa mga subscribers natin na tumutulong sa atin sumagot sa mga inquiries sa ibang mga kababayan natin na wala dito ngayon. Mga nasa ibang bansa, mga nasa ibang lugar dahil nga sa ECQ hindi sila makalipat dito. Maraming salamat sa inyo guys. And again, maraming salamat sa lahat ng frontliners natin na patuloy na lumalaban para sa problema ng bansa natin ngayon. At sana matulungan natin sila sa pamamagitan ng pag-isay natin sa bahay. So yun nga guys, yun lang muna for today. Ingat tayong lahat. Hanggang sa muli. Bye for now.